iyong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Maglalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ikalima na linggo ng pagkabuhay muli ng Poong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakaisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-crossposting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Sudan. Mga kapatid, sa unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, ay kanila pong pinag-usapan ang tradisyon sa panahon ni Moises ng circumcision at kung paano ito'y sabuhay sa mga hintel na nagiging mga alagad sa ating Ebanghelyo ni San Juan. Nagtuturo ang ating Panginoong Hesus na siya ang puno at tayo ang mga sanga na dapat tayong manatili sa Kanya upang magbunga ng marami para sa buhay panampalataya. Kuminsan sa buhay natin, hindi tayo gaanong nagpapahayag at nagsasaksi ng ating buhay panampalataya. Sa mga sandali na dahil sa ating kainhan at karupukan, tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panarangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli mo at pinahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kaluuban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maaasahan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, "Kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kautusan ni Moises,
hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ng kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem si na Pablo at Bernabe at ang ilang pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibininlita nila ang panghihikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos. Sa pamamagitan nila, ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, kailangan tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautosan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Sa Poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi. Mamungang maluwalhati. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo.
hindi makapaumunga ang sangang, hindi natiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapaumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi natili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at sisunugin. Kung manatili kayo sa akin at natili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong naibigan at ipagkakaloob sa inyo na pararangalan ang Ama kung kayo'y naumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ikalima na linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Poong Hesus Nazareno. At ngayon po ay itinuturo sa atin na tayo ay bahagi ng ating Panginoong Hesus gaya ng isang sanga na naging bahagi sa puno ng ubas. Napakalalim po ang kahulugan nito. Ngayon, sa ating pagunita kay San Juan ng Avila, ay atin pong malaala, gaya ng ibang mga santo, na sila'y naging banal dahil sa pananatili sa ating Panginoon. Sa ating unang pagbasa, kinikwestiyon nila ang mga paraan na tinuturo nina San Pablo at Bernabe. Dalawang klase pong mga Kristiyano, Judeo-Kristiyano, nang iba sa kanila ay mga Pariseo dati at nanalig na sa Panginoon, at Hilino-Kristiyano, ito yung mga hintel na kung saan tumanggap sa panampalatayang Kristiyano. At gusto ng mga Judeo-Kristiyano, lalo na ang mga dating mga Pariseo, na sila ay mag-obserba sa mga tradisyon ni Moises upang sila ay maging tunay na bahagi ng simbahan. Pinag-usapan ito sa unang konsilyo ng Jerusalem at kanila pong napag-usapan na ang tradisyon ay nadepende na sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat para tayong pumasok sa panibagong tahanan ng Diyos, ayon pa sa ating Salmo 122, na kung saan itong bagong Jerusalem ay maganda ang anyo at ang lahat ay naroroon sama-sama sa ating Panginoong Diyos. Upang tayo magsama-sama sa ating Panginoong Diyos, gaya tayo, ayon pa sa turo ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo hanggang 8, puno ng ubas at ito ay ang ating Panginoong Hesus at tayo ay mga sanga. Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 1, sinasabi ng ang ating Panginoon, Ego ay me. Ampilos hi alites. Ito ay malalim po ang kahulugan. Una sa lahat, ego ay me. Ito yung pagsalin sa Hebreo na salita
na Yahweh. Sa Exodus Kapitulo 3, Verso 14, ito yon ang pangalan ng Diyos, Yahweh, at naging ego ay me. Ampilos, ibig sabihin puno ng ubas. Pero hindi lang ampilos, he, alitis, alitis, tunay. At paano po maging tunay? Sapagkat kung tingnan po natin sa lumang tipan, sa mga aklat ng mga propita, itinuturing ang Israel na parang isang puno ng ubas. Kaya kung puno ng ubas, sila po ay hinirang ng Panginoong Diyos na itong tinatawag na puno ng ubas o Jephen, na piling-pili ng Panginoon itong Jephen o puno ng ubas ng Israel. Kaya kapag ka tingnan po natin na sa aklat ni Propeta Jeremias, ang Panginoong Diyos, Jeremias Kapitulo 2, 21, nagtanim ng Jephen, ibig sabihin puno ng ubas, na ito'y mabuti, ngunit nagiging masama. Kaya ang Israel ay isang puno ng ubas na dahil sa pagtaksel ng Israel, ayon pa ni Propeta Isaias, Kapitulo 14, Versikulo 9, ang puno na ito ay nagkaroon ng kasamaan. Kaya ayon pa ni Propeta Isaias, sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 5, Versikulo 1 hanggang 7, mula sa piling-pili na pagkapuno ng ubas, namumunga ito ng hindi mabuti. At dahil dito, sa ating ebanghelyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 15, Verso 1, ang ating Panginoon, siya na, hindi na ang Israel, siya na ang puno na tunay. Ang puno na tunay, kaya nga tinatawag na ampilos hi alitis. At tayo naman, ang mga sanga. Sanga. Mahalaga po ang klima, at ako ay klima, kayo ay klimata, klimata plural po ng klima, mga sanga. Hindi po tayo mabubuhay kapag tayo'y hiwalay sa ating Panginoon na puno. Kaya sinasabi niya sa Ebanghelyo ni San Juan ngayon, Kapitulo 15, Verso 4, may nati in imoy, manatili kayo sa akin. Minati, ibig sabihin, manatili na maging matapat tayo. At kung tayo'y maging matapat sa Panginoon, mamumunga tayo. Ang ating mga pagbubunga, una sa lahat, ito yung pamumunga sa buhay panampalataya. Ang bunga sa panampalataya, una sa lahat, ay paglilingkod. Na mayroong pag-ibig, na pag-ibig sa Diyos higit sa lahat, at pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Na mayroong katapatan sa paglilingkod, hindi tinitingnan ang bawat isa, bagkos ito'y paglilingkod sa Diyos na tunay na mga lingkod at tunay na katiwala. Pangalawa, ito ay isang pagiging matapat sa pagiging Kristiyano sa harap ng ating simbahan at sa ating kapwa-tao. Ito yung pagsabuhay ng dalawang gawain. Una, yung gawa na tinatawag na diakonia o paglilingkod. At pangalawa, koinonia, ito yung pagiging bahagi na aktibo ng simbahan. Na ibig sabihin, kung kayo'y naglilingkod, maging matapat din kayo na bahagi ng simbahan. At ito rin ang pagiging bahagi ng
ng puno ng ubas ay ang ating pakinig. Pakinig sa salita ng Diyos, hindi lang pakinig sa ating mga tainga, pakinig hanggang sa ating puso upang ating mahalin matapos natin pakinggan sa ating isipan na pinagnilayan ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos at ito'y ating isinasabuhay. Ito rin ay ang pagbabago ng ating sarili. At ang pagbabago na ibig sabihin, kung tayo ay nagkasala, pinuputol tayo mula sa puno ng ubas. At upang tayo maibalik, ang tawag yan, maidugtong uli, grafting sa sanga, sa pamagitan ng pagkumpisal at magkaroon tayo ng bunga. Sapagkat ang mga sanga na walang bunga, ito'y pinuputol ng Diyos. Ulitin ko po ang bunga, ito yung gawa natin bilang Kristiyano. Hindi lang ang ating mga debosyon, hindi lang ang ating mga salita, hindi lang ang ating mga pagkukunwari sa labas na tayo mabuti, kinakailangan mula sa loob hanggang sa labas ay mayroon tayong kalinisan at mayroon tayong kabutihan, mayroon tayong pagsasaksi at mayroon tayong kaluuban na ang ating mga ugali ay naging mabuti, adhikain ay para sa kabutihan ng lahat at tayo ay mamunga ng sagana sapagkat namubuhay tayo na may pagmamahal o pag-ibig, mayroon tayong pag-asa na sa Diyos nakasandig at mayroon tayong panampalataya na buhay na buhay. Kaya dito po natin makita ng ating Panginoon, kapag tayo naman ay namumunga, nililinis tayo. Sinasabi pa sa ating ebanghelyo ngayon na ang mga puno na may mga bunga, versikulo 2, kapitulo 15, ebanghelyo ni San Juan, ay kanyang nililinis, katarin, pruning, nilinis, upang tanggalin yung mga dahon at lalo pang dadami ang bunga. Ang bunga ng buhay panampalataya ay maipayag at makita hindi lang sa ating mga kung ano-ano ginagawa na mga alay, bagkos sa ating konkrito na pagsasaksi na naging bahagi tayo na buhay sa simbahan, naging bahagi tayo sa katawan na mistiko ng ating Panginoong Hesus, na siya yung ulo, tayo yung bahagi sa katawang mistiko na nagiging aktibo sa ating pagpapahayag ng ating pagiging Kristiyano. Ang una dito, pagsabuhay ng ating binyag, na binyagan tayong Kristiyano, hindi lang tayo Kristiyano sa loob ng simbahan, Kristiyano tayo 24/7, isang araw at buong linggo at buong taon. Kinakailangan tayo na magpahayag din na aktibo tayo kung anuman ang ating maigawa at maisagawa at pagpahayag ng ating lingkod sa simbahan. Maaring kayo maging lay minister, maaring maging minister of the word ng mga lektor, maaring mga tagapagkulikta, maaring mga katikista, maaring mga gumagawa ng mga paraan upang maging aktibo na bahagi ng simbahan. Ito yung mga sanga na may bunga. Sapagkat kung walang bunga ang ating buhay pananalig at panampalataya, puputulin po tayo at ang sanga na tuyo dahil walang bunga at ito'y naitanggal na ay susunugin sa apoy na walang hanggan, na ito yung simbolo ng impyerno. Ibig sabihin dito, kailangan ang ating panampalataya ay may gawa upang ang ating buhay ay buhay na tunay na pagsasaksi, upang ating buhay na Kristiyano ay napahayag sa tunay na pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao gaya ng pagmamahal sa sarili. Naway, tayo
na mga sanga ay manatiling namumunga sapagkat tinitayang tunay sa ating Panginoong Diyos dahil tayo'y nagsasaksi sa buhay panampalataya, pag-ibig at pag-asa na nakasandig at nakiisa sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang nagkakatipon tayo bilang bayang sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga pangailangan ng may pagtitiwala at atin pong itutugon, walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga pari, reliyoso, at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bokasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga may sakit, naway tingnan si Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa na, na may manatili kay Kristo, magpasawalang hanggan, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, wala kaming magagawang anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at pinatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapapangirihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Kayong ipinagdiriwang ang paghahain ng misiya sa maong tupa na tubos sa aming lahat.
Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa panagutan ay siyang bumago sa dating pamuhay siyang katauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkapatid kay Jesus. Kay kaisa namang ginagsisiawit ng papuri sa humumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sumitan ng Espiritu yung banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at nanarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kayong magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin si Bahang Laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Juan ng Avila, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa taguwilin ng galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at nilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ay paan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Masagana siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagluhog sa iyong pakinggan
para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pamang inidulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at ang aming alay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kanyang sa loob o sa labas ng dambana na itim na sinunang Quiapo kay Managnay sa pangitan ng iba't ibang social media platform na nakuskusting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church para matulungan natin ang ating kapwang nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo lagi ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang ating Panginoong Hesus, siya ang ating puno. Kailangan tayong manatili sa Kanya na tayong mga sanga upang magbunga tayo ng maraming bunga sa pagsasaksi sa buhay panampalataya at mamuhay na may pag-ibig at kalinisan sa ating pagkakristyano. Ngayon po, ang pagbasbas, mangyari po lamang itaas bagyang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inaigusin ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Guwaspusan di po ninyo ang mga daming imahe, dasalan at mga bagay-bagay. Guwaspusan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may malalang pangako ng sa binyag na ikaw ay kinaibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.